Yung carrots and cheese model sa leadership and yung Swiss cheese model. So pag sinabi mong carrots sa leadership, yun daw yung ang tawag rito, yung incentives o yung mga benefits na makukuha mo around your working environment. Pwedeng position, added salary, added incentive, added bonuses. Basta lahat yon is considered carrots. Pero yung cheese na sinasabi nila sa leadership is introspective sa sarili. Kumbaga, ano yung hidden talents mo na hindi pa lumalabas na kailangan mong work out? Ano yung matututunan mo sa work as habang tumatagal ka sa work? Including your interpersonal skills o yung social skills mo. Many people think na porket okay yung kanilang hard skills, yung social skills nila ay nahayaan nila, which is mali. And then, yung sinasabi nilang Swiss cheese model is, yun eh parang nagawa it, na-discover to ni James Reason. Okay? Na ikaw as a leader, para kang butas sa isang Swiss cheese na maraming holes na kailangan mong work out, kailangan mong matutunang paano siya i-mitigate. Kasi yung mga holes na yon can cause errors. At yung Swiss cheese model depicts na pag inaayos mo yung mga holes o yung mga weaknesses mo, mga flaws mo, iniiwas mo yung sarili mo sa errors and risk. Siguro kung may risk ka mang gagawin, hindi naman natin totally maiiwasan yung risk eh. Kumbaga, matututo tayo ng tinatawag na calculated risk. Kasi minsan kailangan mong i-risk eh. Hindi ka naman pwedeng sa sobrang ingat mo, di ba? Kailangan may i-risk ka rin kahit konti. Kaya nga calculated risk. So dapat i-work out mo yung sarili mo. Well, patama na naman to sa sarili ko. Ako mismo tinatamaan dito kaya binablog ko. Magandang matutunan niyang carrot and cheese and then yung Swiss cheese model sa leadership. I mean, yun eh. Kagaya ngayon, di ba? Monday, Thursday, di ba? I mean, the Lord Jesus Christ as a leader mandated his apostles to do the breaking of the bread o yung Holy Communion in remembrance of him. Actually, this day, kinonstitute ni Lord yung dalawa sa pinaka-importanting sacrament. Diba? Sa pito, dalawa ang nangyari ng Monday, Thursday. Yung Holy Eucharist at saka yung Holy Order. Kaya mamayang hapon siguro may Christmas, yung tinatawag nilang Christmas. Well, yun na, tamang-tama, Webe Santo, yun ang unang vlog natin. So, yun lang po.